So what is up mga paps? Sa magandang hapon sa atin lahat. So yun, nandito tayo ngayon sa may Southwoods area. So tulad na tulad nung dati, nung nireview ko tong motor natin. So ano na nga ba yung nangyari dito sa Cafe 400 natin after 50,000 kilometers ng tinakbo? So ito, medyo mas detalyado yung ibibigay ko sa inyo, kasi may mga nagre-request din sa vlog natin na ano-ano na nga ba yung napalitan sa motor natin, no? So yun, tara, tignan natin lahat yung mga napalitan. So yun, ano nga ba yung mga napalitan natin dito mga paps? So siguro isa-isahin natin lahat ng pinalitan natin. Mag-start tayo sa unahan para mas masaya. So yun, as you can see, so syempre yung tapaludo natin iba na. So ito yung stock, tapos pinutulan lang dito. Sinulma lang namin ng kapatid ko to para magkaroon pa rin tayo ng tapaludo sa unahan, front fender. Pangalawa, ito pinalitan na rin natin to, yung busina natin ngayon, MOCC, Shopee Racing din, para mga sa 120 pesos lang. Tapos nagkabit tayo ng mini driving light, Shopee Racing lang din ulit, itong dalawang mini driving light na to. So yun yung ulit isa nating kinabit. Tapos nagpalit tayo ng headlight. Dati kasi para siyang LED lang, ngayon naman is para na siyang naka mini driving light din dito. So shoutout kay Doms Ortiz, shoutout. Classico Laguna, care of Classico Laguna yan. So ano pa ba? So dito naman ang pinalitan natin is yung handlebar. Siguro alam naman ito na lahat. Handlebar to ng Keyway 152. So online ko lang binili, 500 lang, dati pa yon. Tapos brake and clutch lever, nagpalit na rin ako. Kakapalit ko lang actually. So ang ginamit natin is Brembo. Hindi naman totoong Brembo, saktuan lang. Imitation lang na Brembo, for imitation na Brembo. Raider lang to, Raider. Yun yung kaliwa at saka yung kanan. So para mas maganda syempre, diba? Tsaka mas mukha na siyang Advance Classic. Yung itsura lang naman ito, Advance Classic. Tapos ito yung bar and side mirror, Shopee Racing ulit to. Para more or less 200 pesos ko lang din nabili to. So yun, sa front, ito na yung mga napalitan natin. So like and subscribe nga pala, Mike Torres Vlog. Baka makalimutan niya mga paps. Tapos papunta naman tayo dito. So dito naman, pintura lang pinalitan natin. So metallic orange to dati. Tapos ngayon medyo kumupas, pero okay pa naman. Tapos nilagyan lang natin ng sticker na Triumph. Kunwaring Triumph lang. Tapos sa exhaust naman natin, stock yan, nilagyan lang natin ng thermal wrap. Shopee Racing ulit yan. Tapos ano pa ba? Ano pa ba? So ito naman yung pinalit natin na ENC lang din to. So Shopee Racing ulit. Kaya yun, pinakabit ko to kay Boss Alan. May konting mga minodify lang si Boss Alan dito. Hindi ko lang sure kung ano-ano yun. So yun, ito care of Boss Alan to. Siya yung gumawa nitong pinaka design nito. Kung paano ba ito ginawa, itong CNC. Alam ko sa Wave ko lang to nakuha itong CNC na to. So Shopee Racing din. Tapos yun, ito pala, share ko lang din para hindi na siya maano, masira yung mga dito nyo. Ito yung ginawa ni Boss Alan sa akin. Nilabas niya na lang para hindi siya laging nahihigit dito sa gilid. Kasi ito dito, di ba nakapasok kasi ito dito Tapos ang ginawa ni Boss Alan, tinanggal niya, inangat na lang niya. So yun, para lang din sa mga iba na namoblema dito sa leak dyan, oil leak kasi yan Ano pa ba? Kasi ito yung high tensile bolts natin. Yan, pinalitan ko din yan. Itong ito, walo ata yan. Hindi ko nagkakamali, tatlo. Dalawa dito sa loob May dalawa dito sa loob. So yun, yun na yung mga napalitan natin. Dito naman tayo sa likod. So ano pa ba napalitan natin dito? Tambucha syempre, SC Project. Ano lang to, kay June Menes ko to nabili. Mura niya lang nabenta sa akin. Tapos itong kunwaring all-ins, pinalitan ko na rin. 330 yung ano niya, 340 yung height nito. Itong buong to, tinanggal ko yung all-ins kasi hindi naman talaga siya totoong all-ins. Sa Shopee Racing ulit.
So ito, marirecommend ko to kasi ang ganda ng bounce nito. Solid, solid to. Pero dati ako naka-Owens ha. So ito, solid ako dito. Tapos nilagyan ko na lang na sticker ko para hindi natang Owens, di ba? Tapos yun, saddle bag. Sa Shopee Racing ulit. Itong Shopee Racing talagang lahat na binigay sa akin eh. So yun. Tapos meron pa pala akong isa pa. Yung itong kadena, pinalitan ko na rin to. Kadena rin to ng Motorstar din eh, yung 250cc. Si Boss Alan din nag-recommend sa akin yan. Hindi na siya O-ring type. Ano na siya, yung natural lang. So mas madali siyang i-maintain. So yun lang. Tapos yung rim, ganun pa rin naman. Yung 3.5 at saka 4.25 sa likod. Yung harap ko is Journey, yung gulong ko. Shoutout kay Classico Laguna, kay Doms. Kay Doms yan. Maganda rin to kasi meron nakalagay dito yung ilang percent na yung gulong mo. Kung 25% na lang, 50 or 75 na yung nagagamit mo. So alam mo kung kailangan mo na siyang palitan. Tapos yung likod natin, Aspira pa rin as usual. Kakapalit ko lang din ito. So yun, tingin ko yun lang naman yung nabago ko. Wala naman ako ibang nabago dito sa motor. Kasi may mga nagtatanong sa akin kung asa na daw yung cafe ko, kung di ko na daw ba ginagamit. Actually, minsan na lang. Sa parehong motor ko, hindi ko na masyado sila nagagamit. So ito yung pinaka view ng motor ko. Yan. Yan. Yan yung motor natin. Grabe, no? So 50,000 kilometers yung Odo. Tapos 6 years na sa atin. Magsi-7 na next year. So goods pa rin. Shoutout kay Motorstar. Solid, solid talaga. Tapos syempre, ito nagpapalakas ng ano ko eh, motor ko, si Reed, si Classico Laguna, Easy Works, Clyde Relativo. Tsaka syempre Mike Torres Vlogs, diba? So yan, ito siya sa gilid. Yan. Sulit naman, diba? So yan mga babs. Bale, yun lang yung pinaka-review natin sa motor natin ngayon. Kung meron pa kayong mga konting tanong, i-comment down below na lang. So baka may masagot pa ako sa inyo na possible hindi ko na-tackle dito sa vlog ko ngayon. So yan, hanggang dito na lang mga paps. Ride safe and peace.